Hirap po, sir. Bilang magulang. Bilang magulang, mahirap po. Lalo na lalaki ako. Ako ang ama. Iyak kasi ako. Naglalakad kaming kainit-init. Pinagtitingin kami ng mga tao. Pinagtitingin kami lahat ng mga tao sa ang init-init. Naglalakad kami. Pero hindi ako nangihingi na kung anong, ano, kung kaya ko gawin, ginagawa ko. Nagugutom anak ko, wala akong maibigay. Magandang araw po sa lahat. Kasama natin si The Prospect tapos si Limol ngayon. So andito po kami ngayon sa Naga City dahil may rescue po kami isang pamilya na dati po silang palaboy. Kwento nila, na-vlog na to nila The Prospect. Anong ma-vlog ni The Prospect? Hindi namin naiwasan na hindi kami maiyak. So nasa maayos na kalagayan sila noon kasi nangungupahan sila. Dati silang palaboy tapos nangupahan. So ngayon, balik sila sa pagiging palaboy na naman dahil siguro dahil sa hirap na nila sa buhay, wala silang pambayad dun sa inuupahan nila. At yung mga gamit, naiwan. Naiwan doon. Kaya ang mission namin ngayon guys, no, yung plano namin ngayon sa kanila, kukuli namin muna sila. So hahanapan muna namin ng pansamantalang tirahan nila. And kahapon pala guys, no, nag-chat sila kila The Prospect na tatlong araw na silang naglalakad. Simula nang umalis sila dun sa boarding house na inuupahan nila. Papunta silang Maynila, yun yung direction nila. Nag-chat, ando na daw sa San Fernando. So kagabi, pinadala ni The Prospect ng pera, pamasahe, papunta dito sa Naga. So sunduin na lang namin. Iniisip pa namin yung mga bata. Malalaki na. So hindi nakakapagtapos ng pag-aaral kasi wala silang permanenteng address. Sana po matulungan natin itong pamilya na ito na maging maayos yung kalagayan nila. Si Ate Lisa, responsable naman magulang, lalong-lalong na yung asawa niya. Mag-discarte din. Kaso, talagang kapos sila sa ano, mga pangangailangan, especially dapat yung bahay. Titingnan namin kung ano yung kaya namin gawin, kung anong yung itutulong namin, gagawin namin. Dati na nilang ginawa ito guys, no? Bale, dalawang buwan silang naglakad. Papunta dito sa Bicol na. O, papunta ba Manila? Tatlong buwan. At tatlong buwan. Pauwi dito sa Bicol. Pauwi sa Bicol. Tapos pagdating dito, inaapi pa ng mga kapamilya niya, nila, o mga kamag-anak nila. No, let's go, let's find them. Let's find them. Mga damit yan. Ilang araw na kayo kuya naglalakad? Lima. Limang araw na ito. So, umpisa kayo sa pili. Hmm. Anong nangyari pala doon sa pili? Di ba nangungupahan kayo doon? So, anong nangyari? Kasi may balance akong 850 sa bahay. May kulang ka doon? May kulang ako. Hindi na ako nakaka-ano. Gawa na wala na akong kuhunan. Wala na akong ano. Kasi may utang pa rin ako sa kinukuhanan kong pagtinda ng kuto. Asan yung mga gamit nyo? Andun pa? Andun pa. Kung gusto kong makuha. Pwede mo kunin? Kasi lang, may bayaran ako eh. Magkano? 850. Ako lang yung magbabayad.
Tapos sabi ko sa asawa ko, kung wala tayong matitiraan, sa tabi ng kalsada, gagawa ng kariton, tapos magtitindahan kami. Yun na lang ang plano namin, gagawa akong paraan para makagawa ng kariton. Sige, kuya, bago natin ipagpatuloy yung ating kwentuhan, kasi panig ko ano, kung gutom na itong mga bata na to. Anay, oh, kain muna tayo. Doon may kain nandun eh. Kain na kayo. Mamaya natin pag-usapan yung mga plano natin kung ano yung kaya natin gawin sa inyo. Hirap ng kalagayan na ito. Nung pinunta namin sila ni The Prospect, hindi namin naiwasan na hindi kayo maiyak. Baho na nga namin. Ha? Mabaho na. Ito kuya. Kaya ito ilalapit namin sa inyo itong pamilya na ito guys para... para mabago naman yung buhay nila, hindi ganito. Ilan taon na kayo kuyang palaboy-laboy? Tagal na, palipat-lipat kami. Hindi naman kami tumatagal sa isang lugar kasi gawa ng wala kaming sariling bahay. Nangungupahan kami. At sa totoo lang sir, hindi ko pa po talaga kayang mangungupahan. Yan ang sinasabi ko. Kahit mura, 1.5, pinipilit ko talaga. Kakaunti lang kasi kinikita ko. Pagtitinda ko sa pagputo, nangangalakal ako, pangkain lang. Ayan, may... Anong pinulot ko dyan kanina? Bakal. Eh may mga bakal na kami diyan. Kinuko. Andiyan, ya, andiyan sa loob. May mga pinupulot ng bakal diyan. Pakita mo, ayan. Asan 'yan? Yeah. Ayan pa. Ito sa limang araw na paglalakad niyo, ito 'yung napulot mo lahat. Pero pa ako bakal ay ano, stainless pa. Oh. Eh may mga spraying tornilyo. Dami. Sabi ko nga, kung kaya, may alagaan kasi ako, may mga bata. Gusto ko sa ako, marami akong nakikita ang mga bote, tapos mga plastic. Di ko kakayahan kasi may mga batang bit-bit. Kaming dalawa, wala kaming damit, itong mga bata meron. Ano pangalan mo nga alat, kuya? Ano pangalan mo? Elvin Gapus. Elvin Gapus. Tapos si Ate Lisa. Mona Lisa. Ha? Mona Lisa. Ako po, sir, sa totoo lang, gumagawa akong paraan talaga para kung makakain kahapon, tanghali. Hindi ako nakakain, sila lang pinakain ko hanggang kagabi. Talagang di bali na hindi ako makakain. O ngayon susulitin natin yung kain nyo. Mga bata ang iniisip ko. Ako, hindi ko na iniisip sarili ko. Umingi akong gamot sa munisipyo ng Pili. Nabigyan naman ako ng gamot. Opo, andyan, dala ko lahat. Para mas na inatake ako. Titik na lang akong gamot. Naawa ko kahapon sa anak ko, init-init ganito. Naglalakad kami. So ngayon, kakain muna tayo dito sa... Diversion. Nilagnat nga po yung kakalakad namin. Dalawang araw nilagnat. Mayigay, may binigyan akong gamot. Ito ka ng mga bata, guys. Oh. Napaka-liliit na. Pasok ko, pasok. Good morning. Oh, pinigay na mga pagkain niya. Ano? Haber? Yeah. Ano mga pangalan ng mga anak ko, kuya? Ito. Milo de Rose, Claire, Melvin, Giancarlo. Family planning kayo, ha? Oh, kain. Anong kainang kain dito? Ay, pagkain dito. Tapos, nasusubo kaya kami. Kung buhay mo kaya, arog na lang kaning nangyayari sa muya. Alam mo, pagka ganun. Araw na lang ganun, kaya nangyayari sa ilang taon na kaya kami araw ka niya. Ang hirap po, sir, bilang magulang. Bilang magulang, mahirap po. Lalo na lalaki ako, ako ang ama. Kailangan ilabas mo lang yung pakaramdam.
mahihiya kasi ako. Ba't ka mahihiya? Kaya pala di sila nag-message ng ano. Sabi ko sa tao, hindi ako nangihingi. Ito yung mga deserve tulungan na pamilya. O gaya ngayon, nasarap ko si Rora ko na, diba? Naglalakad kaming kainit-init. Pinagtitingin kami ng mga tao. Pinagtitingin kami lahat ng mga tao. Ang init-init. Naglalakad kami. Pero hindi ako nangihingi na kung anong, ano, kung kaya ko gawin, ginagawa ko. Nagugutom anak ko, wala akong maibigay. Sa limang araw na paglalakad nyo, ano yung kinakain nyo doon? Ay, nagbibigay naman ng pagkain. Kanin, kaya mula kahapon, binigyan kami kanin, tapos sandaan, pambili ng ulam. Tapos, sabi ko, sila na yung pagkain. Kumakain sila. Sila na yung kumain, ikaw hindi. Kahit anong mga asawa ko, kahapon, mula kagabi, hindi ako nakain. Nila lang. Ay nga na pinayat mo din. Deserve yung tulungan, kuya. Deserve yung tulungan. Kamu mga anak mo. Iniisip namin yung mga anak nyo. Kasi kung hindi yan, kung babalik kayo sa Maynila, hindi yan makakapag-aaral doon. So ano yung magiging buhay niyan? Magiging tulad din sa inyo yan. So ngayon gagawa kami ng paraan para makapag-aaral yung mga bata. Maging maayos kayo. Abot ng aming mga kaya. Ang hinihiling ko lang naman sana, kung mayroon lang magpapatira ng maliit na lupa, titirahan ko muna. Gawa na, ayaw ko na talagang mangyari ito. Sa tutulong, ayaw ko na talagang mangyari yung nangyari sa amin sa Maynila. Natutulog kami sa kalsada, ayaw ko na talagang. Panayireklamo na kami ng dalawang mag-asawa eh. Oh, sige, kain muna kayo. Higop pa yung sabaw para lumakas. Mahirap mag-isip pag ano. Ay, sorry. Sige lang. Okay. Mahirap mag-isip pag gutom. Masaya ako dahil nga may tutulong, tapos makakakain yung mga anak ko dahil gawa ng, kahit ako gusto kong kumain talaga, sabi ko sa asawa ko kanina, gutom na talaga ako, hindi ko matis yung sikmura ko na talaga, panay kape. Sabi ko kung may tutulong lang magbibigay ng kahit kaunting alaga, gagawa akong kariton. Kariton na lang kami maninirahan. Sakripisyo ko yung mga bata sa karito. Kahit papano, wala akong may babayad sa upa. Yung kinikita ko, pangkain namin, sunod na kami. Iniisip ko, magugupuan ako, hindi ko kaya. Pagkain ng mga bata, inukulang. Naiingit talaga, naiingit yan eh. Nakikita, sumasama itong dalawa sa akin pag titinda. Nakikita niya, may paralan, may uniform eh, may sapatos, may bag. Sabi niya, papa gusto ko rin mag-aral. Nakikita niya, nadadandaan namin yung mga paralan. Naiingit. Kaya ginagawa ko, bumibila ako kahit wala akong ano, binibilang ko silang papel, color, lapis, doon na lang sila sabay, nagsusulat-sulat. Mahilig yan magsulat, anak kong pangalawa. Minsan niya, panis. Napapanis yung kanin sa bahay. Hinuhugasan niya. Pinakain pa namin. Kinikinig lang.
minsan si inasangag. Medyo mayamay-amay na. Nanginayin kasi wala akong sapat na pita sa araw-araw.